Ito po yung tulong na gagawin kahit na napakahirap po ng sitwasyon nito. Itong pinaka-importante na ilayo sa dito sa lugar. Promise, huwag na huwag kang alis dito. Ganitong oras, babalik ako rito ulit bukas, ha? Mga gamit na sinunog niya, ha? Sabi ko nga ako, okay, ginising, hindi yung gagawin noon. Sinunog ng... Ang asawa ni kay Joey, yung mga gamit niya. Ayan. Madami, pumot, unan. Sunog na. Ito si nanay. Nay, kamusta po kayo? Ano pong nangyari? Yung asawa ko ng pinakasama ko ay dumating po tapos yung... Sinunog? Ano, ayan, buti nahablot pa ni kay Joey. Uy, grabe. Saan ba nakatira yon? Malayo? Ah, dyan lang din po sila. Pero yon, hindi po may termi yun. Hindi ka alam kung saan yun. Pero, Nanay Rose, ipakita ko siya sa aking kasama kay Daddy Frankie para planuhan namin kung anong tulong pwedeng ano sa kanya. Ah, sige po. Ay, bibisitahin ka ng kasama ko, ha? Kausapin ka niya. Si tatay. Para ma-interview din si tatay. Opo. Nandito ngayon si Tatay Joey. Kausapin natin. Tatay Joey, may kasama akong bibisita sa inyo dito para matingnan din po ang sitwasyon ni ate. Ano pala nangyari? Sige po, yung lalaot na kami, sinundan ako. Akala niya siguro, eh, makikipag ano naman ako rito kita sa ito. Oo. Eh, talagang dito naman talaga ako punadaan. Kasi ito, baka ako eh. Gawa ng oras na naman ng paglaot. Sinunog daw yung mga damit niya? Nakita ho yan yung kumot ko. Pinahiram ko sa kanya kasi nga ho, malamok at saka malamig. Ngayon, mayroon kong kasama. Tingnan niyo yung sitwasyon niya para matulungan kayo. Okay lang ma-interview kayo. Nakasama okay, ko. Okay, okay, okay. Ito po si Daddy Frankie. Ay, hello! Magandang hapon po. Ay, kumusta? Okay lang po. Medyo, sa dagat ngayon, hindi ko nakakalaot. Oo, malikot-malikot ng dagat, no? Medyo naabala ko ng gaya ko niya na may nila. Pagkaganyan ko kasi ng hangin, Aaron, mahirap mo kami makapalaot. Ha, pag ganyan, hindi kayo nagpapalaot? Opo, gawa ng, baka madisplata bangka. Teka, saan po si tatay? Teka dito lang. Teka rito mismo po ako. Asawa niyo po? Siya po ay taga Bicol. Bye po. Medyo napatpat po rito. Si nanay, ang pangalan. Ay, nay, kumusta? Pwede mo ipagpintuan kay nanay? Hello, nay, kumusta po? Okay lang po. Kinakausap ni Daddy Frankie itong si Ate Sarah para po ay makita na rin sa sitwasyon kung ano po ang pwedeng maitulong po namin dito. Nakakalungkot, no? Yung istorya ng buhay po nila. Talagang mahirap itong sitwasyon po nila. Kaya andito sa atin po mga kababayan, nahal po natin dito matulungan si Ate Sarah. Ang hiling po dito ay mabigyan sa ng maayos na tulugan kasi po dito lang po siya natutulog sa area na yan, yung upuan na yan, dyan po natutulog. Araw man o umulan, araw o gabi, dyan po natutulog po mga kababayan. At yan po nagkataon kanina, ang kwento po ay siya po ay pinuntahan ng asawa ni kuya dahil yun po, no? Merong hindi pagkaunawaan dito at yun po, nagsusunog daw po yung mga damit ni ate at yun nga, ito yung sitwasyon na napakahirap ngayon na kinakarap ni ate mga kababayan. Nandito kami para tingnan namin kung anong pwede pong maitulong po namin dito mga kababayan. Pagkain. Kailangan ni Kailangan yan? Oh, gawin natin 500. Bukod sa sabon shampoo, ano pa kailangan mo bilhin? Wala na? Sabon shampoo lang? Ha? Toothpaste. Oh, magkano toothpaste? 8. Hindi, lakihan mo na. Huh?
Oh, sige, malaking toothpaste. No? Roll on. Hiyain. Sabi mo, huwag ka mali. Bigas. Apat na pilong bigas. Sintang kapi mo, huwag ka mali. Anong kailangan mo? Ano pa kailangan mo? Ayun lang. Sige, tanggapin mo. Pampili na gulang. Damit. Meron ka naman damit. Wala na. Baka may kailangan ka pampili. Minsan nang dumating si Daddy Frankie dito. Wala na daw sa damit kasi sinunog. Ay, sinunog. Kailan sinunog? Kanina umaga. Kaninang umaga. Bili ka kulang po. Magkano kulang po ngayon? 300 siguro, 400. 300. Oh. Kulang po, tsaka kumot. Ayan, marami na yan. Huwag kang mahiya, sige tanggapin. Nasusunod po. Pinagamit po. Isip siya kung anong meron. Hindi, sasama siya amin. Magbabago ang buhay nito pag naalagaan natin to. Gagaling siya. Para gagaling siya. Ha? Marami pwede siyang pasukan doon. Kasi may tindahan ng bigas, may tindahan ng yan po mga kababayan. At ito nga po, isipan namin ni Daddy Frankie. Anong pwedeng maitulong sa kanya? Dahil sobrang depressed ito. At pwede siyang kunin doon ni Daddy Frankie. Dahil may mga negosyo si Daddy Frankie, pwede siyang gawing tindera para maka-recover po siya. Kasi kaya ngayon, hindi talaga siya nakaka-move on dito po, no? Sa kanyang pinagdadaanan ngayon mga kababayan. Kaya ito po yung tulong na gagawin kahit na napakahirap po ng sitwasyon nito. Itong pinaka-importante na ilayo sa dito sa lugar. Okay, kakancel ko yung Pangasinan. Papalikan kita dito bukas. Ha? Promise? Huwag na huwag kang alis dito. Ganitong oras, babalik ako rito ulit bukas, ha? Para magkaroon din ng formality. Ano lang, ipaalam nyo lang sa barangay at least alam din ng barangay na kukunin namin. After 2 years, ganito din. So, wala, nakaupad yun. At least mayroon kaming cover. Kukover namin bukas para maging detalyado. Alam ng karamihan. No? So, promise ko yun sa'yo, ha? Bukas na ngayon, maligo ka, kumain ka, busin mo yung pera mo sa pagkain, okay lang yan. Bukas, pag nandun ka na sa bahay, ako na mismo ang bibigay ng pera sa'yo. Okay? Hanggang sa makarecover ka. Okay? Promise ko yun sa'yo. Ha? Basta, tulungan mo ako, tulungan mo sarili mo, no? Magtulungan tayo. Ha? Maligo ka, ate. Tulungan mo yung sarili mo para babalik yun sa dati. Eh, nakabilad sa dito. Grabe. Babalik ako dito bukas, te, ha? Oo. Huwag ka na umiyak. Mag-pray ka lang kay God. Ha? Nag-relay naman ito, hindi. Hindi siya na... Okay, very good. Hindi naman nag-dito. Wala naman. Pag-ibig lang talaga. Pag-ibig lang. Talagang, nakakabaliw talaga yung pag-ibig. Pero pag nandoon na siya, naging busy na siya. Maka-move on, makaka-recover siya. Dito ka, urong ka, para hindi ka marawan. Okay. Babalikan kita bukas, ha? Okay. Okay. Bukas, in a whole day, ikaw ang mission ko. Iuwi kita sa Makati, ha? Sige. Para matulungan. God bless. Ayan po si Daddy Frankie po, mga kababayan. Thank you. At ito yung paraan, no? Yung tulong na gagawin po ni Daddy Frankie. Kunin ni Daddy Frankie para po ay unti-unting baguhin yung kanyang sarili para makarecover. Bigyan ng trabaho ni Daddy Frankie po mga kababayan. Salamat kay Idol nakapunta dito. Grabe no, ang hirap ng sitwasyon pero nagawa ng paraan kung paano, anong klaseng tulong na may bigay dito kay ate. Ate, dito muna kami ha. Bukas, mag-ready ka, maligo ka ngayon. Babalik kami bukas dito. Ha? Sasama na kita para maging maayos yung sarili, babalik ka na sa dati, maganda yung sarili mo, hindi na tulad dito na dito ka matutulog,
Ha? Ayan po, mga kabayan. At ayan na po, mga kabayan. Kagawad, ayan na po yung plano ni Adol Daddy Frankie na tulungan niyang makuha na lang at mabigyan ng trabaho para mabago yung kanyang sarili. Maraming maraming salamat po sa pagsulong sa aming kababayan na po. Pagkasaan ko ay malaking tulong kayo sa kanya. Ayan po, mga kababayan. At siyempre, salamatan natin si Kagawad Marisye, yung assist po natin dito. At kay Kapitan Kapitan Willie, salamat sa pagtanggap nila dito sa amin. Idol Daddy Frankie. Yun. Basta, sama-sama tayo, magkaisa tayo para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Yun. Yes. At siyempre, si Idol JC. Oh. Yes. Nakakabaliw pa na. Ang hirap pala. Buti na lang hindi ako. Kaya ayaw kong umibig eh. Ayaw kong umibig talaga. Buti di ako umibig noon. Sige. Cellphone ko. Maraming salamat po mga kababayan. At bukas babalik kami dito para po madala po si Ate Sarah. Para po mabago po ang buhay po ni Ate Sarah po mga kababayan. Shout out sa inyong lahat mga kababayan natin. Tagawad ha. Thank you very much po. Shoutout sa buong Team Kalingap, no, sa ating mga followers at subscribers. Maraming salamat. Shoutout to everyone.